So meron akong dumating na Shopee ulit. Yan, Shopee Budol. And yan, buksan natin. So ito guys yung laman ng package ko. So in order ko sa Shopee nga. Yan, bagong ship nab. Kasi yung stock is medyo durog na. So hindi ko sure kung, hindi ko na-chinyek. Basta in order ko lang, hindi ko sure kung tutugma yung, yan, yung pa-screw niya. Yan, kung hindi man, hanap tayong adapter. So yung guys, try ko ikabit ngayon. So yung guys, medyo hindi pa kagilis sa sasakyan. So nakita nyo, ayun, tuntungan, madumi. Maglinis pa lang ako ngayon. So yun guys, to, tanggalin na natin tong ship knob. So paano ba tanggalin to? So alam ko guys, kasama umiikot din to. So sa mga first time na magbabaklas dyan, so medyo mahirap sa una. Since ito dati nabaklas ko na. So yun, tanggalin muna natin to. Yan, unahin natin dito. Kung may mga prying tool kayo guys, ayan, mas madali. Kung wala, ayan, kailangan nyo tanggalin nyo muna to. Ayan, di ba? So, ayan, ikot ko na. Siyempre, isama rin natin to. Wala ko rin palitan sana tong leather na to eh. Ayan, gusto ko rin sana palitan yung leather ng bride na red din. Para tugma dun sa upuan. Sa marumi ko upuan. Ayan. Ayan. Tapalin na. Lapit na. Ayan. Dahan-dahanin nyo lang para hindi magasgas. Hindi ko ito na ginagawa ko. So okay guys. So ayan yung lobe. So tingnan natin paano ba to matatanggal. Wait lang. So ayan guys. So ito yung likod kasi nung sa ship knob. May lock kasi dito. So para matanggal dito mo siya tatanggalin. Ayan. So paano ba to? Ayan. May pipindutin yata dapat dito. Ayun o. Para matanggal natin to. So tanggalin ko lang. So ayan guys. Ayan. So natanggal ko na itong takip. Ayan. So may problema. Ayan. So, hindi ko na-check kung anong size itong thread dito. Dito sa, ayan, ship, bagong ship knob ko. Kaya, ayun, hindi ko rin siya mailalagay. Pero, ayun guys. Dahil nga dyan, so, imbis na bumili ako ng adapter dito. So, may nakita akong extender na lang. So, feeling ko mas maganda to. So, ayan. Ayan guys, umorder na rin ako ng extender. So just in case na talagang hindi magkakasya to. So in-anticipate ko na. So kaya bumili na rin ako ng yan yung K-Tune yata to. Nabili ko lang sa Lazada worth 400. Then itong ship knob worth 300. So yan, mas mahal pa yung extender. So titingnan natin kung mas maganda bang magkambyo ng may extender kesa dito. So comment nyo na lang kung ano sa tingin nyo. Kung ano sa tingin yung mas type nyo. So yung extender guys, ito ay nakita nyo. Ayan, may mga kasama syang ayan, iba-ibang size para i-check kung ano yung mas magpipit dito. Ayan. So ito yung sa akin. Ito yung size na kasyang-kasya. So ayan, ipitan ko na rito. Tingnan natin kung hanggang saan yung higpit niya. Dapat di umiikot yan. Kundi, syempre, habang kakamyo ko umiikot yan. So, gamit kayo guys ng pamihit. Ayan. So, after guys, mayan, mahigpitan yung adapter dito. So, yun nga, wala na siya rito lock. Dun, unlike dun sa stock na ship knob. So, kakabit lang natin siya ng ganyan. Ayan. So, hayaan ko lang siyang nakahang na ganyan. Siguro maghanap ako ng
pamalit din dito sa leather na to since pangit na rin. Gusto ko rin gumamit nung sa yung bride para katera na itong upuan ko na red. So tingnan natin. May malaglag. O yan. So ito kasi panlock dun sa stock na ship knob. So ngayon nga guys is wala na yung sa stock na ship knob. So hayaan ko muna siya nakahang. So tago ko muna ito. Adjusting guys. Yan. So patong natin yan. Yan. So di ko muna siya higpitan. Then after nun, ayan. Kabit na natin itong or tanggalin ko muna itong nakalagay dito. So ayan, may kasama siyang ang tawag dito, allen. Ayan, allen. Para pamihit or panlock dito, ayan. So dito meron din siya. So tatry ko muna kaganyan or ano maganda, nakaganyan or ganito. Pili ko ganito. So ayan guys, so kabit ko muna to sandali. So ayan guys, nakaibit ko na extender. So nilock ko na rin dito and nilock ko na siya rito. Ayan, mahigpit na, hindi siya kumakalog-kalog dito. So ito, ayan, final na is itong ship knob syempre. So ito, sa in-orderan mo, merong kasamang ship knob. Pero may choice na extender lang yung bilhin mo. Since mas type ko yung ganitong ship knob. Ayan. Ayan, then pwede rin i-adjust dito. Yan, parang hindi umikot. Yan. So, yan, mahigpit na. So, try natin. Punta tayo sa driver side. So, tingnan natin kung makakambyo natin na maayos. Yan. So, yan guys. So, nakita nyo, yan. Ewan ko lang kung, syempre, hasanahin ko rin yung sarili ko kung mas okay ba yung ganitong kataas na ship knob. Or gusto pa itaas ng ganito do. So far, yan guys, sinagad ko ng baba. Ito lang yung type ko. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Quinta. Tapos, reverse. Yan. Mukhang good naman siya, guys. Yan. So, yan. Try natin mamaya. Habang tumatakbo. Kung ano feel na may extender. Okay. So, yan guys. Kita ba ako? Yan. So, kanina guys, nakaganito to. Ayan, nakaganyan. So, medyo pag kasi nagsisigunda, nakaganyan ako, nahihirapan ako. So, ang the best sa akin is nakaganyan. Ayan. So, higpitan ko na lang dito. Ayan, then, tinuis ko na rin tong ship knob para nakaharap sa akin yung 1, 2, 3, 4. Ayan. So, itetesan natin kung gaano. Kung gano'ng gamitin to. Kung gaano yung mababago na pagkakambyo. So siguro sa nayan lang medyo na nalibago at mataas. Kanina dito ako kumakapa. So ayan, dito na. Ayan, dito natin. Primera. Ayan, so sakto lang yung primera sa akin. Ayan, madali kayo. Guys, so depende naman sa nagda-drive yan. So yun, so comment nyo lang kung sa tingin nyo okay ba may extender or wala. So sa tingin nyo ano yung mas type nyo, yung mas mababa ba o yung short shift or yung ganitong mataas. So yun guys, okay, hanggang dito na lang. Ayan, so maraming salamat sa nanood and you guys, see you on my next vlog. Bye bye.